Ito yung daan, medyo patag pa ng konti. Susubukan nating umakyat. Kukuha tayo ng kamote, gabi. Yung kamote, guys, nasa ano pa, yung kukuhanin pa lang yung laman sa lupa. Ngayon, sa sobrang tagal natin, guys, na hindi nakasubok sa buhay ng isang magsasaka. So ngayon natin i-challenge yung ating sarili na pumunta sa ganitong trabahoan ng ating ano, tiyahin na meron dun sa malayo na mga tanim, klasik-klasing tanim. So samahan niyo ako sa aking adventure, guys. And guys, paahon na si guys. Mayroong daanan dito papunta dun sa ninong ko, guys, trabaho ng ninong ko. Dito naman yung sa atsuhin ko, tsahin ko. So naiwan na tayo, guys. Andun na sila. Kailangan nating humabol. Ayun na, guys, sila, guys. Puro ahon na to, guys. Apat na kilometro pa yung lalakarin natin, guys, bago tayo makarating dun. And guys, sobrang tarik, guys. Malapit na daw tayo. Piraso. Ayan, abaka. Sa mga hindi nakakaalam, guys, ito yung ginagawang mga bag na fibercraft, yung mga sombrero, sandals. Yan, makikita nyo to, guys, sa Nayon Filipino. Ang mga product na nasa Nayon Filipino na dinidisplay, iba't ibang pinanggalingan, guys. Merong Bicol, merong galing sa North, merong galing sa Mindanao. Sa Cultural Center, meron ding ibang nag-aano doon. Sa Nayon Filipino meron din, guys. And guys, tingnan mo kung gaano kalawak yung taniman ng gabi, guys. Abot hanggang doon sa likod ng bundok. Tatanong rin natin ngayon kung saan yung taniman nila ng luya at saka sibuyas dahon. Meron din sila dito, guys. And guys, puro mais yan, guys. Lawak. Yan, puro nasa gilid ng bundok kung gaano kataas yan, guys. Oh. Grabe. Ganito po yung buhay namin dito, guys. Kaya sa mga hindi nakakaalam ng sitwasyon ng isang magsasaka, hindi po biro yung mga ginagawa ng mga magsasaka. Kaya lang, guys, ang nakakalungkot lang isipin, dahil wala pong ibang mapagkukuhanan ng ano dito, guys. Napipilitan yung mga magsasaka ditong magkaingin, guys. Kaya yung mga kahoy ng mga maliliit, nadadamay siya, guys. Yung
napakagandang likha ng ating Panginoon, guys, ay nasisira din sa gawa ng tao. Kaya lang kailangan pong gawin na ganito kasi sinasaka po, guys, tinataniman. Ayun, guys, mga maliliit pa yung tanim na luya, guys. Ito, pagdating ng mga 8 buwan, siguradong ano, guys, medyo malalaki na to, guys. And guys, yung mga luya, yun yung tanim na luya, guys. Ito, yan luya yan, guys. Napakalaking maisan hanggang doon sa taas, guys. Tarik po siya, guys, kapundukan. Napakalawak, guys. May nakikita na ako doon sa malayo na taniman ng sibuyas dahon, guys. Ito pa rin siya, guys. Maisan pa rin siya. Pag hindi na tayo sanay umakyat sa gantong bundok, guys, nakakahingal talaga, guys. So ito na yung sibuyasan, guys, sibuyas dahon. Nakikita nyo yun, guys, napakalawak din, guys. Ayan, sibuyas dahon siya, guys. Ayan, sibuyas dahon. Ito yung mga puno nyo, guys, oh. Native siya, hindi siya yung kagaya nung sibuyas na malalaki. Ito, guys, hindi siya ganun kalalaking dahon. Ayan. Ayan, guys, oh. Pwede na siyang harbisan, guys. Yung mga makakapal na puno na yun, guys, pwede na siyang harbisan. Ayan. Kilo-kilo rin dito, guys. Ngayon, pagdating dun sa bayan, tingi-tingi na yung ginagawa nung mga nagtinda sa palengke, guys. Kung meron mang bibili ng maramihan, kilo din siya, guys. Pero pagdating sa ano talaga, guys, doon sila kumikita sa tingi-tingi. Ayan. Lawak ng taniman, guys. Ayan, puro sibuyas dahon yan, guys, hanggang doon. Hanggang doon sa kabila. Doon sa kabila. Yan, puro taniman ng dahon, sibuyas dahon. Lalapitan pa natin yung iba, guys. Hindi tayo nakadala ng tripod, guys. Kaya hawak-hawak lang natin yung cellphone, guys. Yan. Kung gaano kaganda ang kagandang tanawin ito, guys, kapundukan siya, guys. Napakaganda ng likha ng poong may kapal, guys, ating Panginoon, guys. Ayan, guys, oh. Ayan siya, guys, ang baba, maisan. So nandito tayo sa kalahati ng bundok, nandito po tayo, wala pa po tayo dun sa tuktok, guys. Ayan yung tuktok, guys, dun. Doon, napakalayo pa, guys. Ayun. Ayun, yung tuktok na yun, sinum ko lang, guys. Ayun, guys, ito yung sibuyas. Ayan, lawak, guys, doon. Hindi na tayo pupunta doon sa taas, guys. Bababa na tayo kasi parang nalulula ako, guys, sa sobrang taas. Tsaka baka mag-slide tayo dito, guys. Ayan, guys. Na-slide na tayo, guys. Pero nakabuta tayo, guys. Nagsuot tayo ng pandipinsa kasi delikado magkabungi-bungi yung paa natin, guys. So ayan, guys, may nakita tayong papaya dito, guys. Parang kayang-kaya nating abutin, guys, kasi matarik siya.
So andito lang yung mga dahon, guys. Pero yung puno, mataas na siya, guys. Ayan. Kumbaga sa Bisaya, guys, bakilid. Dito sa Tagalog, guys, matarik. Guys. Yeah, native po siya na papaya, guys, pero mataba siya, guys, kaya ganito yung bunga. So, susubukan nating kumuha ng bunga na hinog, guys, kasi meron akong nakitang bunga na hinog. Napakatamis to, guys. Basta mga native na papaya, matamis siya, guys. So hindi natin alam kung susungkitin natin, baka kaya nating abutin ng kamay-kamay lang. So ayan siya, guys, oh. Ayan yung bunga, guys. Hinog. Ayan. Ay! Ay! So hinog na siya, guys. Pwede na siyang kainin, guys. So malambot na siya, guys. Ito, tinutuka ng ibon, guys. Oh. Nabutas na siya, guys. May butas na siya, kaya tinutuka ng ibon. Ayan, guys. Oh. Ayan. Tinutuka lang siya ng ibon, guys. So, pag nagtinula dito, guys, siguro mga apat na piraso lang kinukuha. Kung may bibili sa bayan, maghahanap ng papaya, yun, kumukuha sila dito. Marami rin papaya, guys. Ayun, guys, oh. Sa baba. Ayun, guys, may hinog pa, guys, kukuhanin natin. Ayan. So wala namang, wala tayong cameraman, guys, kaya mamaya na, guys, kuhanin ko lang to, guys. So abang-abang, guys, kukuha nating papaya, guys. Hinog na siya, guys. Kainin na lang natin siya, guys. Napakatamis tong mga native na papaya, guys. Yan, guys, oh. Napakasarap to, guys. Kainin natin. Hindi tayo nakadala ng tripod, guys. Ayun yung tsuhin ko, guys. Asawa ng tiyahin ko. Wow, sarap, guys. And guys, kain tayo, guys. Native na papaya, guys. Ayan. Ayan, tatanggalan lang natin ang buto, guys. Dito natin ilalagay kasi hagis natin din, guys, sa gitna ng maisan para dumami. Pagdating ng isang taon, pag nakabakasyon tayo, meron na naman tayong makuhanan. So dito, guys, hindi masyadong pinapansin ng papaya dito. Minsan kumukuha ng ano yung iba, gawa ng kagataan. Dito na, guys, oh. Guys, kain tayo, guys. Wow, sarap. Yummy. Sarap. Guys, napakasarap. Kain tayo, guys. Kain tayo. Wow. Ang tamis. Bihira lang tayo makakain ito, guys, kasi sa siyudad makakain tayo nito. Hindi sa native, pero mahal. Mga galing sa Mindanao, mahal siya, guys. Dito libre lang, guys. Tapos napakasarap pa. Sarap, guys. Sarap, guys, oh.
Baka tulo na yung laway niyo dyan, guys, ha? Wow, sarap. Bago natin ipagpatuloy, guys, tingnan muna natin yung mga kasama natin, guys. Ayun, kaway-kaway muna kayo dyan. Ayun, guys, may dadalhin kaming gatong mamaya. Ayan, tuloy na natin, guys. Tuloy na kainan, guys. Uy, sarap. Sarap, guys, oh. Guys, kain tayo. Guys, sa mga may inggit dyan, sabihin nyo lang sa akin, dadalhan ko kayo. Ito na, guys. Sarap. Sabi mo, boy, tapang, oh. Mukbang papaya, guys. Hard bat daw, guys. Sabi ng chewing ko. Salitang Bisaya, guys. Ayan, oh. Yan. Sarap, guys. Mamaya, huhuli tayo ng native na manok. Mga dalawang piraso. Tuhin natin halang-halang. Halang-halang at saka tinula. Yan, sarap. Gusto nyong kumain, guys, bakasyon muna kayo dito. Sarap. Tingnan mo yung itak, guys, kung gaano katalas tsaka gaano kahaba. Pang one time to, guys. Sa ibang lugar, guys, sa ibang lugar tinatawag to ng kampit. Sa Bulacan, kampit ang tawag nila dito. Hindi ko lang alam kung sa iba kung anong tawag, mayroong gulo. Pero sa amin, guys, sa Bisaya, guys, sundang to kasi may tulis, guys. Ang walang tulis, guys, na itak. Talagang itak siya, bulo. Bulo kung tawagin sa amin. Pero ito, guys, sundang to kung tawagin dito sa amin. Yan, guys, oh. Tawa tayo nito, guys, kasi dami. Busog na ako, guys. Si pag-alis natin, kumain kami pag-alis namin. And guys, tapos naglapang pa ng papaya. Mabay.
ito yung buto niya, guys. Tatapon natin to dun sa gitna para tumubo siya, guys. Tutubo siya. Ayan, tapon natin, guys. Ayan, magparami kayo dyan. Ayan, guys. So, bye-bye muna, guys. Bye-bye.